Kamusta na kayo mga Juan? Nandito na naman tayo para sa isang sci-fi action na pelikula na may title na Star Wars The Force Awakens. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating Tagalog movie recap at simulan na natin. Ang First Order na muling lumakas dahil sa biglang pagkawala ng huling Jedi na si Luke Skywalker ay nagpadala ng mga Stormtroopers sa planetang Jakku. Nandoon rin ang mga oras na yon si Poe Dameron na isa sa pinakamagagaling na piloto ng Resistance upang kunin sa isang matandang lalaki ang mapa na kinaroroonan ng Jedi na si Skywalker. Ngunit dumating na doon ang mga Stormtroopers, kaya't agad siyang sumakay sa kanyang jet kasama ang droid na si BB-8. Pero pinasabugan naman ng mga kalaban ang sasakyan nila upang hindi sila makaalis. Binigay ni Poe ang mapa kay BB-8 at nakipaglaban na lang siya sa mga Stormtroopers gamit ang blaster gun niya, habang tumatakbo naman palayo ang droid. Sumunod na eksena, humarap ang leader ng mga Stormtrooper na si Kylo Ren sa matandang lalaki para kunin ang mapa. Nang malaman niyang wala na dito ang mapa ay pinatay niya ang matanda. Bigla naman siyang binaril ni Poe ngunit napigilan ito ni Kylo Ren at pinahinto kumilos ang lalaki gamit ang kapangyarihan ng Force. Agad na dinakip ng mga troopers si Poe at nabasa ng leader ang isip ni Poe gamit ang kapangyarihan ng Force at nalaman niya na binigay ng matanda ang mapa sa kanya. Kinapkapan ng mga troopers si Poe ngunit wala sa kanya ang mapa. Inutusan na lang ni Kylo Ren ang mga troopers na isakay si Poe sa ship nila. Pagkatapos ay inutusan naman niya ang mga Stormtroopers na patayin lahat ng mga lokal ng Jakku na nabihag nila. Ngunit may isang trooper na ayaw pumatay, ito ay si FN-2187. Kinabukasan, pinapakita naman ang buhay ng isang scavenger sa Jakku na kumukuha ng mga pyesa galing sa mga wasak na spaceship at binibenta sa maliit na halaga at namumuhay ng mag-isa. Siya ang ating bida na si Rey. Maya-maya ay may nakita siyang kapwa scavenger na bihag si BB-8 at balak ibenta ang droid para sa mga pyesa. Agad niligtas ni Rey ang droid sa scavenger na kinatuwa ni BB-8 at sumama siya kay Rey kahit ayaw ng babae. Bumalik ang eksena kina Kylo Ren sa base ng First Order. Gamit ang kapangyarihan ng Force ay puwersahang nalaman ni Kylo Ren kay Poe na ang mapa ay nasa droid na si BB-8 na kasalukuyang nasa Jakku. Maya-maya naman, ang trooper na si FN-2187 ay nagkunwari na dadalin sa ibang kwarto si Poe. Ngunit ilang saglit lang ay kinausap niya si Poe na tatakas sila doon gamit ang isa sa mga jet ng First Order. Hindi nagtagal ay nagawa nilang makasakay sa isang jet at si Poe ang nagpiloto nito, habang ang trooper naman ang nagpapasabog sa iba pang mga stormtrooper na naatake sa kanila, hanggang sa makalabas na sila ng base ng First Order at patuloy sila nakipaglaban sa mga sandata ng mga stormtroopers doon. Mabilis na nagpakilala sila sa isa't isa sa loob ng jet at nag-suggest si Poe na tatawagin niya na lang si FN-2187 sa pangalang Finn, na nagustuhan naman ng lalaki. Ilang saglit ay pinasabugan sila ng kanya ng First Order, na tamaan ng bahagya ang jet nila at bumagsak ito sa desyerto ng Jakku. Agad na bumangon at pinuntahan ni Finn si Poe sa wasak na jet. Ngunit jacket niya lang ang nandito at lumubog na sa buhangin ang buong sasakyan nila. Pagkatapos ay naglakad si Finn sa desyerto dala ang jacket ni Poe, hanggang sa makarating siya sa kalapit na syudad. Nakita niya dito ang babaeng si Rey kasama ang droid na si BB-8. Tinuro naman ni BB-8 ang lalaki at agad na inatake ni Rey si Finn dahil ninakaw daw niya ang jacket ng master ni BB-8. Pinaliwanag ni Finn na tinulungan niyang makatakas mula sa First Order si Poe gamit ang isang jet doon. Ngunit si Poe ay namatay. Sinabi pa niya na dala raw ni BB-8 ang mapa papunta kay Luke Skywalker at nagsinungaling pa si Finn kay Rey na isa siyang resistance fighter. Maya-maya lang ay may dumating ng mga stormtroopers sa lugar. Agad na nakita at inatake sila ng mga ito. Nagawa nilang makatakbo sa isang lumang spaceship na tinatawag na Millennium Falcon, si Rey ang nagpiloto at si Finn ang gumagamit ng machine gun. Nakipaglaban sila sa mga jet ng kalaban gamit ang lumang spaceship at hindi nagtagal ay natalo nila ang mga jet ng stormtroopers na naatake sa kanila. Sumunod na eksena, dumiretso na sila sa kalawakan upang hindi na masundan ng iba pang mga stormtroopers. Ngunit maya-maya lang ay may nag-override ng control ng Millennium Falcon at pumasok ito sa isang malaking freighter ship. Sinabi ni Finn na isa itong ship ng First Order kaya't nagtago sila at nag-ready usukan ng toxic gas ang mga papasok doon. Ang mga ito pala ay sina Han Solo at Chewie na orihinal na may-ari ng Millennium Falcon. Tinanong ni Solo kung paano napunta sa kanila ang ship, sumagot si Rey na ninakaw niya raw ito kay Ungkar Plot sa Jakku.
Naninakaw naman iyong car sa iba pang magnanakaw. Sinabi pa nila Finn at Rey kay Han Solo na kailangan niyang tulungan sila makapunta ng base ng Resistance dahil ang droid na kasama nila ay may dalang mapa kung saan matatagpuan ang Jedi na si Skywalker. Bigla naman may pumasok sa freighter ship ni Han Solo, ang Guavian Death Gang na pinagkakautangan niya. Hinarap niya ang mga ito at lumabas din ang isa pang gang na pinagkakautangan rin niya. Sinabi ng leader ng Guavian Death Gang na kung hindi niya mababayaran ang utang niya ay kukunin nila ang droid na nasa kanya at ang dalawa pang tao na kasama nito. Dahil ang mga ito raw ang pinaghahanap ng First Order. Samantala sila Rey na nagtatago sa ilalim, ay aksidenteng napakawalan ang mga alagang halimaw ni Han Solo na tinatawag na mga Rattars. Inatake nito ang dalawang grupo. Maya-maya pati si Finn ay nakuha din ng isa sa mga halimaw, sinarado naman ni Rey ang pinto kung nasaan dumadaan ang Rattar na nagkataon na naputol ang galamay nito dito at nakawala si Finn sa halimaw. Sila Solo naman ay paalis na ng ship, ngunit natamaan si Chewie ng isa sa mga gang member, mabilis na tumakbo silang lahat ng Millennium Falcon, si Han Solo at Rey ang nagpiloto habang si Finn naman ang naglalagay ng benda sa sugat ni Chewie. Nagawa nilang makaalis sa freighter ship pero ang leader ng Guavian Death Gang ay nag-report sa First Order na ang droid na hinahanap nila ay na kay Han Solo na sakay ng Millennium Falcon. Sumunod na eksena, sina Kylo Ren at ang lalaking general ng First Order na si Hux ay humarap sa Supreme Leader na si Snoke. Sinabi ni General Hux kay Snoke na handa na ang weapon nila at gagamitin na ito para wasakin ang Republic na sumusuporta sa Resistance. Sinabi naman ni Snoke kay Ren na nasense niyang nagising na muli ang Force. Dagdag pa ni Snoke, ang droid na hinahanap nila ay nasa Millennium Falcon kasama ang kanyang ama na si Han Solo. Bumalik ang eksena kina Han Solo. Sinabihan niya si BB-8 na ipakita sa kanya ang mapa. Napansin ni Han Solo na ang mapa ay hindi kumpleto at piraso lang ito ng isang buong mapa, dagdag pa niya. Kaya nawala raw si Luke Skywalker ay dahil nag-train siya noon ng mga bagong Jedi ngunit ang mga ito ay kinalaban siya at walang ginawa kundi mangwasak. Dahil sa mga nangyari ay pakiramdam daw ni Luke na responsable siya sa mga ito. At isa pang dahilan ay dahil hinahanap ni Luke ang unang Jedi Temple. Maya-maya ay nakarating na sila sa isang planeta na puro tubig at puno. Pagbaba nila dito ay binigyan ni Solo ng baril si Rey at pagkatapos ay inopera ni Han Solo ang babae ng trabaho bilang crew ng ship niya ngunit tinanggihan ito ni Rey dahil kailangan niya raw bumalik ng Jakku. Maya-maya ay sinabihan ni Solo sila Finn at Rey na hihingi sila ng tulong sa kaibigan niya doon para makahiram ng ibang ship na hindi matatrack ng First Order habang papunta ng base ng Resistance. Pagpasok nila sa isang bar doon ay nakita nila ang kaibigan ni Han Solo na si Maz Kanata. May isang babae naman doon na nag-report sa First Order na nandoon sila Han Solo at ang droid. Kinuwento ni Solo kay Maz ang sitwasyon at hindi pumayag ito na tumulong sa kanila bagkus ay sinabihan niya sila na umuwi na lang. Bigla naman nilapitan ni Maz si Finn at napansin niya sa mata ng lalaki na ang gusto lang talaga ni Finn ay tumakas at lumayo mula sa First Order. Sinabihan niya si Finn na lapitan niya ang dalawang nilalang doon dahil ang mga ito raw ay maglalakbay ng malayo mula sa planetang yon. Agad na tumayo ang lalaki at kinausap ang dalawa. Ngunit nilapitan din siya agad ni Rey at pinipigilan siyang umalis. Dito na umamin si Finn kay Rey na hindi talaga siya resistance fighter kundi isang stormtrooper. Hindi siya isang bayani. Isa siyang stormtrooper na gustong lumayo mula sa First Order, pagkatapos ay sumama na siya sa dalawang nilalang. Pagkalipas ng ilang saglit ay may boses na tila ba tumatawag kay Rey. Sinundan niya ito hanggang sa napunta siya sa underground na bodega ni Maz. Nakita niya doon ang box na may lamang lightsaber. Hinawakan niya ito at nag-flash sa isip ni Rey ang mga nakaraan niya at pati na ang future niya. Lumapit naman si Maz sa kanya at sinabing tinatawag siya ng lightsaber ni Luke Skywalker. Sinabi pa ni Maz na kunin niya ang saber. Ngunit nabigla si Rey sa mga nangyari at inis na tumanggi siya kay Maz, pagkatapos ay tumakbo siya sa kagubatan. Samantala sa Starkiller Base naman ng First Order, sa pangunguna ni General Hux at sa harap ng mga Stormtroopers ay ginamit nila ang kanilang higanteng laser cannon, walang awang pinasabog ng First Order ang lahat ng mga planeta kung nasaan ang mga base ng Republic na sumusuporta sa Resistance. Pasakay na si Finn ang ship nang makita ang pagsabog, agad na lumapit siya kay Han Solo at tinanong kung nasaan si Rey. Kinausap nila si Maz at binigay kay Finn ang lightsaber para ibigay ito kay Rey. Ang babae naman ay kasalukuyang nasa kagubatan pa rin at sinundan ni BB-8. Nakita niya na dumating na doon ang First Order at ang gusali ni Maz ay inaatake na ng mga ito.
Hindi nagtagal ay may mga stormtroopers na nakakita sa kanya sa kagubatan na kasama si BB-8, na agad naman ni-report ng isa pang trooper kay Kylo Ren. Sina Han Solo at Chewie naman ay nakikipaglaban sa mga stormtroopers malapit sa gumuhong gusali, pati si Finn ay kumalaban rin ng mga troopers gamit ang lightsaber. Ilang saglit ay may isang stormtrooper na nakipaglaban sa kanya gamit ang kakaibang armas nito at si Finn naman gamit ang saber ni Luke. Pero maya-maya ay biglang napatalsik siya nito at tatapusin na ng trooper. Buti na lang ay mabilis na nabaril ito ni Han Solo. Ngunit agad naman na napaligiran na sila ng mas maraming stormtroopers doon. Dito na dumating ang mga jet ng Resistance kasama si Poe Dameron, pinasabugan ng mga ito ang mga stormtroopers habang binabaril rin nila Finn at Han Solo ang iba pang mga kalaban sa paligid. Samantala si Rey na nasa kagubatan ay pinuntahan ni Kylo Ren. Sinubukan niyang barilin si Ren ngunit nagagawang salagin ito ng lightsaber niya. Agad na pinahinto ni Kylo Ren kumilos si Rey at nabasa niya sa isip ng babae na pinakita sa kanya ni BB-8 ang mapa. Inutusan na ni Ren ang buong hukbo na umatras na, at pagkatapos ay pinatulog niya si Rey at sinakay sa spaceship nila, na nakita naman nila Finn at Han Solo. Sa sunod na eksena, sumunod sila Solo sa mga jet ng Resistance papunta sa base nila. Pagbaba ni Finn doon ay nakita niya si Poe. Natuwa si Poe at nagkita ulit sila ni Finn. Tinanong ni Finn kung ano nangyari sa kanya nung nag-crash ang jet nila sa Jakku. Sumagot si Poe na tumalsik raw siya mula sa jet at nagising ng gabi at wala na si Finn at ang jet. Napansin naman ni Poe ang jacket niya na suot ni Finn, masayang binigay naman ito ni Poe sa kanya. Maya-maya, si BB-8 ay nakita ang droid na si R2-D2. Sinabihan siya ng humanoid na droid na si C-3PO na simula nang nawala ang master niya na si Luke Skywalker, ay nanatili na lang siyang nasa low power mode. Si Rey naman na nasa base ng First Order, ay sinusubukan ng alamin ni Kylo Ren mula sa isip niya ang impormasyon ng mapa na nakita niya mula kay BB-8, ngunit nagagawang pigilan ito ni Rey dahil malakas ang kapangyarihan ng Force sa kanya. Agad na sinabi ito ni Ren sa Supreme Leader, at inutusan na lang siya ni Snoke na dalhin si Rey sa kanya, at pagkatapos ay lumapit din si General Hux sa Supreme Leader at sinabing nalaman na nila ang lokasyon ng base ng Resistance at naghahanda na sila gamitin din ang higanteng weapon dito. Samantala si Rey habang nasa kulungan niya, nagawa niyang gamitin ang kapangyarihan ng Force para utusan ang bantay na stormtrooper na tanggalan siya ng gapos at patakasin at iwan na din sa daan ang baril niya. Pagbalik ni Kylo Ren sa kulungan ni Rey ay wala na doon ang babae. Sumunod na eksena, pinag-uusapan sa base ng Resistance nila Poe na ang higanteng laser cannon ng First Order ay nanggagaling sa mas malaking base nila na ang Starkiller Base. Sinabi naman ni Finn na kumukuha sila ng power mula sa araw para ma-charge ang cannon na ito, at maaring mapahinto ito kung papasabugin nila ang malaking makina na nagpapaikot dito. Pagkatapos ay agad na naghanda na sila umalis para atakihin ang Starkiller Base. Si General Leia naman ng Resistance ay sinabihan si Han Solo na pagpunta niya sa First Order ay iuwi niya ang anak nila na si Kylo Ren mula sa mga kalaban. Gamit ang Millennium Falcon ay hindi nagtagal at nagawa na nilang makapunta sa Starkiller Base. Pagpasok nila sa loob nito ay inatake nila ang isang superior doon at pinilit ipa-deactivate dito ang shield ng base. Nang natanggal na ang shield ay nagsimula ng pasabugin ni Poe Dameron at ng mga kasamahan niya ang malaking makina ng cannon ng First Order. Samantala sila Finn naman ay nakita si Rey sa daan, na kinatuwa naman ang lalaki, at pagkatapos ay naglagay na sila ng maraming bomba sa paligid ng makina ng laser cannon. Nang natapos na sila ay nakita ni Han Solo si Kylo Ren doon. Nilapitan niya ang kanyang anak ng mag-isa at kinausap upang sumama sa kanya sa base ng Resistance. Ngunit mabilis na pinatay lang siya ng binata at agad na bumagsak si Han Solo. Dahil sa galit ay binaril ni Chewie si Ren at pinagbabaril rin ang mga stormtroopers. Pati sila Rey ay nakipagbarilan rin sa mga kalaban. At pagkatapos ay inactivate na ni Chewie ang mga bomba na nilagay nila doon. Sila Rey at Finn ay mabilis na nakatakbo sa kagubatan. Ngunit nasundan pa din sila ni Ren kahit pa may malubhang tama na ang lalaki. Agad naman na pinatalsik ni Kylo Ren ang babae, at si Finn ay matapang na kinalaban si Kylo Ren gamit pa rin ang lightsaber ni Luke Skywalker. Ngunit hindi nagtagal ay nagawang patalsikin ni Ren ang saber ni Finn at agad na pabagsak ni Kylo Ren ang lalaki. Pagkatapos, nang kukunin na ni Ren ang lightsaber ni Luke Skywalker ay bigla naman itong kinuha ni Rey. Dito na nagsimulang maglaban sina Kylo Ren at Rey.
Kahit unang beses pa lamang nahawakan ng babae ang lightsaber ay nagagawa niyang makipaglaban kay Kylo Ren gamit ito. Bumalik ang eksena kina Poe. Nakita nila na napasabog na nila Finn ang malaking makina ng laser cannon. Agad naman na pinasabugan ulit ito ng buong grupo ni Poe Dameron hanggang sa masira at sumabog na ng tuluyan ang buong makina at unti-unti na rin sumasabog ang buong Starkiller base. Samantala sa mga oras na iyon, sina Kylo Ren at Rey ay naglalaban pa din. Maya-maya ay na-overpower siya ni Ren at malapit na niyang mahulog sa bangin ang babae. Sinabihan niya si Rey na siya ay kaya niyang turuan kung paano gamitin ang kapangyarihan ng Force. Pumikit naman saglit si Rey upang maramdaman niya ang kapangyarihan ng Force. Pagkatapos ay mas gumaling makipaglaban ang babae kay Kylo Ren at mabilis na natalo niya ang lalaki. Nahati ang lupa sa gitna nila, at agad na pinuntahan ni Rey si Finn na walang malay. Dumating naman doon si Chewie sakay ng Millennium Falcon at sinakay nila dito si Finn. Pagkatapos ay nagawa nilang makaalis sa Starkiller base bago ito sumabog. Pagbalik nilang lahat sa kanilang base, si BB-8 ay napansin na nagising na si R2-D2. Agad na pinakita ng droid sa lahat ang kabuuan ng mapa mula sa kanyang backup data. Si BB-8 naman ay pinakita rin ang piraso ng mapa na nasa kanya at sa wakas ay mahahanap na nila ang huling Jedi na si Luke Skywalker. Kinabukasan, si Finn ay wala pa ring malay na nakahiga sa isang medical bay. Si Rey naman ay sumakay na sa Millennium Falcon kasama si Chewie upang puntahan ang lokasyon ng huling Jedi na si Luke gamit ang mapa nila. Mabilis nilang napuntahan ang planeta kung nasaan si Skywalker. Pagbaba ni Rey dito ay naglakad siya sa paligid ng unang templo ng mga Jedi upang hanapin si Luke Skywalker. Hindi nagtagal ay nakita nga niya dito ang huling Jedi at binigay sa kanya ang lightsaber niya. Dito na natatapos ang ating Tagalog recap, mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan niyo ang ating itinampok na pelikula, huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell para sa iba pang mga exciting na pelikula na ating i-re-recap sa Tagalog sa mga susunod na linggo.